dumadating talaga yung mga panahon na parang hindi mo gusto kumilos dahil sa mga reason na meron tayo personally. Hindi naman natin pwedeng iwanan yung mga bagay na alam nating mahalaga. Kaya ngayon, tutulungan ko kayo kung paano natin magagawa yung mga mahalagang bagay kahit minsan hindi mo feel or wala kang motivation gawin yung mga yun. Hi, kamusta sa inyo lahat? Kung bago ka dito, ako si Wesley. Simulan natin yung video. Unang-una, dapat meron kang pwesto or sariling pwesto kung saan ka makakapag-aral. Di naman kailangan na malaki yung pwesto na yan or maliit, basta meron kang dedicated space para mag-aral, okay na yan. Dahil kapag nagkaroon ka ng sarili mong pwesto para mag-aral, once na umupo ka dun sa pwesto na yun, based on my experience, mawawala talaga yung mga iba mong iniisip na pwede mag-hinder sa'yo para mag-aral ka or mag-work ka ng tuloy-tuloy. Isama na rin siguro natin dito sa pagkakaroon ng sariling space para mag-aral or magtrabaho ay yung sarili mong space ay malinis. Intentional things lang yung mga nandoon. Yung mga mahalagang bagay lang yung pwede mong makita doon. So, ibig sabihin, kapag alam mo naman na hindi ito mahalaga or hindi ito makakatulong or maybe nakaka-distract ito sa pag-aaral mo or sa pagtatrabaho mo, pwede mo silang tanggalin para less crowded yung table mo and at the same time, nakaka-relax sa pakiramdam. Ako dito sa table ko, meron akong halaman, meron akong stress ball, meron akong earphones, mga gamot. Basically, yun lang yung mga bagay na nasa table ko na wala siyang masyadong connection sa pag-aaral. Pero, nilagay ko to dito dahil nakakatulong pa rin ito sa akin. Dahil sabi daw ng mga ibang tao, pag meron ka daw mga halaman sa table, kahit fake yan, nakakapagbigay din siya ng gana sa pag-aaral mo. Siguro yung earphones ginagamit ko minsan, yung stress ball kapag naboboard ako. Pero other than that, yun lang yung mayroon sa table ko. The rest, mga mahalaga. Salamin, calculator, reminder, mga ball pen, headphones, and so on. Kung pwede nyo rin maayos yung mga gamit niyo sa table, katulad ng sa akin dito, mas maganda. Pangalawa naman sa mga natutunan ko para makapag-aral ka na wala masyadong motivation ay yung gumising ka ng maaga. Maraming mga nagsasabi na yung pagising na maaga ay para sa mga morning person lang. Ako hindi ako pwede makagising na maaga dahil evening person ako, may mga ganun. Pero hindi natin pwede inanay yung fact na yung pagising natin ng maaga, nakaka-apekto siya sa pagiging masipag natin sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na buhay natin. Ako kasi personally, mahilig ako gumawa ng mga assignments tuwing gabi. At yung pagising na maaga, hindi ko talaga siya habit noon. Dahil pag gumising ako na maaga, naantok din ako, natutulog din ako. Pero nung nalaman ko yung epekto nito sa araw-araw na buhay, sinubukan kong baguhin yung time ko sa pagtulog. Nagsiset ako ng madaming alarm sa phone ko para kapag gumising ako na maaga, mga after 10 minutes, mag-a-alarm ulit yon para gumising ulit ako. And maybe pwede nyo isipin na parang, ano naman mangyayari kung maaga ako magising, ganun din naman. Pero personally, ang naging experience ko dito ay tuwing nagigising ako ng maaga, nagkakaroon ako ng mas madaming oras. And yung mas madaming oras na yun, minsan kahit wala akong gawin, darating ka sa point na parang maboboard ka. Kaya naman afternoon, mapupush kang may gawin. So kung nafe-feel mo na baka tama rin ka kinabukasan, try mong gumising ng maaga. Once na gumising ka ng maaga, tulog pa yung mga tao sa paligid mo at panatiliin mo yung sarili mo nagising. Habang wala kang ginagawa dahil maaga yung oras na yun, mamaya-maya mapapansin mo, mapupush ka na may gawin. Pangatlo naman, ito yung isang bagay na hindi napapansin ng mga tao masyado. At ayun ay pagkain ng tama. Minsan kasi nako-confuse natin yung motivation natin bilang energy natin na para for example, ay motivated ako ngayon mag-aral kasi feel ko gising ako ngayon. Nako-confuse din natin yung katamaran sa pagiging kawalan ng energy. Na minsan iniisip natin na ay tinatamad ako ngayon, wala akong gana kumilos ngayon. Pero hindi natin alam, sign na pala yan na parang pagod yung katawan natin at nangangailangan niya ng nutrients para mag-function. Kaya paminsan-minsan, itry din natin kumain ng mga healthy na pagkain at makikita niyo effects nun eventually. Yung pang-apat naman, ito siguro yung medyo related sa akin dahil meron akong pagkaganito. At ayun ay kapag mag-iisip ako ng mga bagay na dapat gawin, diba, may mga times na ako pinipilit kong iplano kung anong oras ko to gagawin, kung paano ko gagawin ganyan, pwede bang gawin ko to mamaya na lang, or ngayon ko na ba to kailangan gawin. Sa kaka-arrange ko ng oras kung kailan ko dapat gawin ang isang bagay or yung pag-aaral, ang nangyayari ay napapagod nun yung isip ko. Kaya ang nangyayari, napapasok sa isip ko na ay dapat mamaya na lang. Kasi ngayon medyo hindi ko pa feel. Mamaya mga 8 a.m, mamaya mga 11 a.m. ko na lang gagawin. Pero most of the time, siguro itry natin gawin na kapag may iniisip kang dapat gawin, gawin mo na ngayon. Huwag na natin masyadong pag-isipan pa at magiging masaya ka mamaya dahil natapos mo na ngayon yung mga dapat mong gawin. So kung nagpaplano kong gumawa ng assignment, homeworks, projects, or kailangan mong mag-video ng reporting, mag-video ng sayaw nyo sa PE, once na alala mo na, gawin na natin
as much as possible. Kasi ganun din naman eh, gagawin mo rin yan mamaya. Gagawin mo rin yan bukas. Eh why not gawin mo na ngayon? Para tapos na, di ba? Pahinga ka na lang mamaya. Pwede rin yun yung maging motivation natin. Although may mga times na kailangan talaga natin gawin later yung mga bagay-bagay dahil siguro busy tayo ngayon, marami tayong ginagawa ngayon. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na yung ginagawa mo ngayon, nakahiga ka lang naman, nag-i-scroll or nanonoon, at napapansin mo naman na parang wala ka namang naririnig sa ngayon na utos, siguro ayun na yung time na para gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Kadalasan sa pag-aaral natin o paggawa ng mga assignments, minsan naghahanap tayo ng motivation or inspiration na parang kailangan mo munang maging feel. Parang feel kong gumawa ng assignment. Kailangan mo munang hintayin yun. Pero kailangan din natin na isipin na kung alam mo naman na ito yung dapat kong gawin, hindi ba dapat ginagawa ko na ito ngayon? Kasi may mga times din na kakaisip natin, imbis na mapili natin yung best logical answer na parang yun yung dapat natin gawin, may mga times na natitrick tayo ng katawan natin na uy, kailangan mo ng pahinga. Uy, kailangan mong kumain. Uy, kailangan mong magpahinga. Pero in reality, meron ka pa namang energy. At yung nagpo-push sa'yo na magpahinga, hindi mo naman talaga gaano kailangan niyang gawin pa muna. Siguro, pinupush ka ng katawan mo na magpahinga ka dahil nagpupuyat ka tuwing gabi. Pero in reality, kung alam mo naman na dapat mo talagang gawin, I suggest na gawin na. Ito mga sinabi kong tips, ito yung mga parang natutunan ko lang sa kung paano ako maging productive sa pang-araw-araw ng buhay ko. Hindi ko naman magagarantee na magiging effective din ito sa inyo, pero hindi ko naman din magagarantee na hindi ito magiging effective sa inyo. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!